Yan, hi guys. Pauwi na kami. Nandito kami sa Broad City Medical Center. Tapos na ako on my third dose ba tawag sa ganun? Pangatlong injection, pangatlong saline sa akin nun sa, para sa blood. Medyo natagalan kami ngayon kasi, yan, pumutok yung mga ugat. Yan, ito pa. Saan na yun? Yan na, namamaga. Nagpasa. Medyo pumutok siya. So, next week ulit for my last parang blood transfusion. Yan. Yan, pauwi na kami. Tapos na ako on my fourth. Ang tawag dito ba? Apat na salin. Medyo pangit yung ano dito, no? Yung parking. Umali ka, exit. Siyempre. Ayan, nakikita niyo. Ang dami kong chismis, ano, oh. Dahil sa hormones ko, yan. Kaya ganyan. So, babalik ako after ilang days. Tuesday, Wednesday, Thursday. 5 days. After 5 days, babalik ako for my Gnrh. Si Gnrh, ginagamit siya or ini-inject siya for pampaliit ng myoma. So, mag-iisang dose ako nun. So, mag-iisang dose ako nun para sa bago operahan. Usually, sa nabasa ko din, ginagamit naman talaga yun bago mag-operation. Pero, yan. May suklay ka pa, diba? So, yun. Bago mag-operation talaga, sa nabasa ko, nag-i-inject talaga ng Gnrh para mas maliit yung tanggalin and para mas malesen yung hirap. Thank you. Na alisin yung myoma. Pero usually sa iba, pag maliit, ginagamit din yun para mag-shrink or para mawala. Pero, ano, there's a possibility na babalik din siya agad after mo mag-inject ng Gnrh. So, hindi siya cure para maalis yung myoma. Talagang pansamantala lang siya. Napapaliitin niyo yung size or kung maliit para mawala, pero babalik at babalik siya. So, solution talaga is operation and sa mga age na ganito is yun nga, monitoring sa OB kung ano yung mga next na gagawin, pati mga test. Syempre hindi siya natatapos. Kasi minomonitor din kung bumalik na or lumaki or kung ano nang status, kung ano nang lagay niya. Ayun. So, pauwi na kami. Ayan. Hi guys. Wait lang. Angat ko lang na onti itong bintana. Ayan. So today is Sunday. Kahapon hindi ako nakapag video. Galing ako ulit ng World City Medical Center. Saturday, in-injectionan ako for ng Gnrh for pampaliit ng myoma, pansamantala, and also for preparation din. Si Gnrh kasi ginagamit din siya for preparation ng operation. So, ayun. Tapos kahapon, pinasibisi din ako kasi
nagkaroon ako ng menstruation last July 5 and up until now, ano na ba ngayon? July 10 na ba? 11? July 11 is, meron pa siya kasi sobrang lakas. So, yung in-inject sa akin na, yung sinalin sa akin na apat na bag is parang nabawasan din siya. Per checking nung result ko, na yung CBC is nasa 8.5. So, dating 6, nasa 8.5. Ang normal ay 12. So, mababa siya. Kaya nahihilo ko ngayon. Actually, kahapon, pagdating is naka-bed rest lang din ako para makontrol din yung paglabas ng dugo. And dahil nga nahihilo ko, so hindi ako pwedeng magagalaw. Ngayon, pinilit ko lang na makapagsimba ako, na makadaan ako kahit saglit sa church. Kasi parang to pray, of course. And gusto ko din tumayo kasi parang feeling ko mas nahihilo ko pag nakahiga ako. Sobrang sakit na ng likod ko. Kaya yun. So ngayon inaantay ko si Mark. Nandito kami sa hypermarket dahil nagpapacheck ako sa kanya ng milk. Yan. So for tomorrow, babalik kami Monday. Babalik ulit ako ng World City ng ospital to check para mabasa ni doktora yung CBC ko and para malaman kung ano yung next na gagawin. But for July 24, naka-schedule ako ng ultrasound para ma-check na rin kung gaano yung niliit ng Myoma and yung pwesto niya. And doon na magde-decide kung kailan yung operation. So siguro ano, way din to ni Lord na sabihin sa akin na ipa-oper ako na kasi nitong mga nakaraang araw parang nag-hesitate ako na magpa-opera. Parang iniisip ko na magpa-inject na lang muna for 6 months. Yung pala si Gnrh for 6 months lang siya ini-inject. So every month mag-i-inject ka nun para paliitin mo or para mag-shrink siya, depende sa size ng fibroid mo. Pero after nun, babalik ulit siya dun sa normal size. So after mo maka-inject ng 6 months, kung hindi pa siya natatanggal or hindi ka pa na-opera, babalik siya dun sa normal size niya. So parang nagsayang ka lang din ng pera, diba? So yun, inisip ko kasi parang next year na lang sana yung kung matapos na sana ngayon yung pandemic para hindi na din ako mag RT-PCR kasi natutrauma ako sa ganun. May trauma ako sa RT-PCR swab. So ayun, pero since ito nga nag-heavy bleeding na naman ako, baka way to ni Lord na sabihin sa akin na nung patanggal mo na yun kasi nung this past few days, kaya rin hindi rin ako nakapag-video kahapon kasi sobrang nahihirapan ako. Nahihilo nga ako yun. Parang yun dati kong napifeel na lalo na pag aakyat ng hagdan, umaalog na yung ulo ko tapos nabibingi na ako. Tapos nahihirapan na akong huminga. So, yun. Natatakot na naman ako. Kaya, gusto ko ma-divert yung attention ko. Kaya rin, nag-aya rin ako lumabas. Kahit nasa sasakyan lang ako is, at least kahit para meron ako nakikitang iba. Or, yun. Nasa labas. Alam ko pagagalitan ako ni mama. Nila mama. Kasi lumabas ako. Pero, saglit lang naman. Saglit lang naman kami nag-church ngayon. As in, talagang dumaan lang, nag-pray saglit. Hindi na kami nag-mass. Kasi nga, hindi ko na kaya. Kagaya kanina, pag-akyat namin, kasi nasa second floor yung parking. So, pag-akyat namin ng hagdan, nagmamadali na akong umupo kasi nahihilo na ako, parang babagsak na ako. Tapos, hindi na ako makahinga. So, yun. Buti na lang bumalik agad yung wisho ko. Hindi na umabot sa point na hininga tayo ako or what. Yun. So hopefully sa mga susunod na araw maging positive yung mga outcome. Huwag na may positive yung result kasi may RT-PCR ako, mamaya mag-positive ako doon. Ayun. So nire-ready ko na rin yung sarili ko for operation. Kasi sa ngayon, sa ayaw ko man at sa hindi, is yun na yung pinaka best way
para gumaan kahit papano yung pakiramdam ko na after so many years kung dinadala is mabawasan naman siya or maibsan naman siya kahit papano. So yeah. Sa mga nagtatanong sa akin, yung gagawin sa akin operation is myomectomy, hindi siya hysterectomy. Si hysterectomy kasi is yung tatanggalin na si uterus or yung si matres. But si myomectomy ang tatanggalin lang ngayon is yung myoma. And after nun, it will work up na ako ni doktora for fertilization, ganon. Ewan ko, basta. Yun. So, i-update ko kayo. For now, ito lang muna. Yun nga, nag-Gnrh na ako kahapon. Yung feeling na ano, para kasi siyang vaccine kasi injection na doon. So, imbis na dito sa arms, sa may lower back siya. Tapos, ganun din yung feeling. Mabigat yung legs, mabigat yung likod. Tapos, hindi pa ako makahiga ng maayos kasi masakit siya. So, nakaside ako. Kaya natatawa ko kagabi kasi kailangan ko mag-bed rest pero sobrang sakit ng ganito ko. Ito, itong side na to kasi. Yung in-injection. So, yun. Kahit pa paano, medyo humina naman siya kasi sabi ni doktora, si Gnrh din is makaka-help din na makontrol yung blood or yung bleeding. So, kahit pa paano naman humihinga. Tapos, meron siya sa akin binigay na gamot. Ito, yung tranexamic acid, si Hemostan. Sa mercury, nasa ano to, 37 pesos. Ayan. So, ngayon, buti binigyan niya ako kasi mahal din to. 3 times a day ko siya iniinom. Pang ano siya, pang ampat ng dugo. Ayan. So, medyo matagal si Matt. Iinitan ako. Pinaday ko kasi yung aircon kasi sayang sa gas. Yun. So, i-update ko kayo kung ano yung mga gagawin pa for bago mag-operation and yun sa operation. So, see you on my next vlog and happy Sunday everyone!